nag-issue mga kababayan ng warrant of arrest yung International Criminal Court laban kay Russian President Vladimir Putin. May mga tuyo na siguro itong mga otak mga kababayan ng mga taga-ICC. O na dito sa Pilipinas, pinag-iinitan tayo. Ayaw tayong tigilan dito sa Pilipinas ng International Criminal Court. Gustong idikdik si dating Pangulong Digong. O ngayon, mga kababayan, ang pinag-iinitan si Putintin. Sige, arrest ninyo. Tingnan natin kung hindi kayo matunaw sa nyoks ni ano ni Vladimir Putin. Ito ngayon yung balita, mga kababayan. Nag-disappear. Biglang nag-disappear mga kababayan si Putintin. Basahin ko sa inyo. ICC judges issue arrest warrant against Putin over alleged war crimes. What? Ang bilis nilang makabuo ng kaso. Ganon katindi mag-isip yung mga taga-ICC. Bakit niya Mr. Marabillas? Ano yung base? Bakit nag-issue agad-agad ng warrant of arrest yung International Criminal Court? Usually po, yung mga base ng mga prosecutors and investigators ng ICC, yung report sa mainstream media. Tulad ng war crimes, yung war on drugs dito sa Pilipinas, galing sa kwento ng mainstream media, wala man ibang tinitingnan. Chismis? What? Ang importante, kaalyado nila. Pag kaalyado nila, lahat ng kwento mga kababayan ng kaalyado nila o kalaban ng Estado, yun ang pinakikinggan. The same manner dito sa Russia, ay pinakikinggan lang si Zelensky. What? Kwento lang mga kababayan ni Zelensky tapos mga kaalyadong bansa, yung pinakikinggan nila, yung kwento ng Russia, the Russian leader, ayaw nilang tingnan, ayaw nilang pakinggan, may conclusion agad. Ganon yung mga pag-ugali niyan. One-sided lang po. Ganon. Sabi rito mga kababayan, the International Criminal Court issued an arrest warrant on Friday against Russian President Vladimir Putin, accusing him of being responsible for war crimes committed in Ukraine. Eh, siyempre, yung Russia, mga kababayan, magdi-deny. Moscow has repeatedly denied accusations that its forces have committed atrocities during its one-year invasion of its neighbor. In its first warrant for Ukraine, mga kababayan, the ICC called for Putin's arrest. Gustong ipa-aresto, mga kababayan? Sino yung mag-aresto? Kayo? Sige nga, di-enforce ninyo yung warrant of arrest. Kumbaga, o ngayon, sino yung uutusan ninyo para mag-serve ng warrant of arrest kay Putin? Sige nga, si Baygon, yan utusan ninyo. O sino? Yung NATO forces? Wala man mag-enforce, propaganda lang ninyo ito. Para masabi that there is an emerging new world order. Instrument po ito mga kababayan ng the new world order. So sangkot daw mga kababayan si Putin sa unlawful deportation of children and unlawful transfer of people from the territory of Ukraine to the Russian Federation. The Kremlin said the arrest warrant against Putin was outrageous but meaningless with respect to Russia. Wala man na niyang kabuluhan yan. Parang yung dito sa atin, mga kababayan, gustong-gustong pumasok nila para mag-imbestiga. We have our own investigators.
May sarili tayong justice system and it's working. Pero mama, ibigay ko sa inyo mga kababayan yung mga developments. Talagang nagpipilit. What? Kasi marami silang aliporis po dito sa ating bansa, yung ICC. Itong mga anti-government forces, iyon ang mga kaalyado, mga kababayan ng ICC rito. Sabi po rito, mga kababayan, sa balita, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Russia found very questions raised. Our Russia found the very questions raised by the ICC outrageous and unacceptable, but noted that Russia, like many other countries, did not recognize the jurisdiction of the ICC. Wala man po silang ano, jurisdiction sa Russia. Unang-una, yung Russia, di man sila nire-recognize. Hindi man member ng ICC. Sabi ko nga, mga kababayan, bodo lang po itong ano, ICC. Bakit? Itong ICC, mga kababayan, na-create siya doon sa Roma. Kaya nga, Rome Statute yung tawag sa kanya. Pinanganak yung International Criminal Court, binuo siya sa Rome. Kaya tinawag siya, binansagan, Rome Statute. Pero yung Vatican mismo, the Rome in Vatican City, ayaw man mag-member. kung hindi bodol mga kababayan, yung mga nasa likod yan, anong tawag ninyo? Sila mismo, mga kababayan na naglalang, sila yung ayaw, anong ibig sabihin? Kaya tawag ko niyan, mga kababayan, it is a trap of the most powerful people, the elite of the world. Gusto nilang itrap yung bawat bansa para lumuhod sa kanila. Ganun ang intention po ng International Criminal Court. It is an instrument of the emerging New World Order, One World Government. Na sabi ko nga po sa inyo, they are so active now kasi may timetable po sila ng control ng buong mundo. Kaya lang, most of us hindi aware po ng activities ng mga taong ito. You see? Sabi ko sa inyo, lahat ng gulo sa mundo, may hand sila po. Lahat in politics, in kung ano-anong conflicts, pati yung ekonomiya po ng mundo, sila yung may control. Kaya may recession po. Kaya may mga collapse ng mga bangko. O yung latest yung dyan sa Amerika. Kaya binabantayan nga yon dito baka po madamay yung ating mga bangko rito sa Pilipinas. Dalawang napakalaking bangko dyan sa Amerika nag-collapse. O sila po yung nagpo-pull ng string, mga kababayan. Kasi nga, yung sabi ko sa inyo, ang strategy nila po, order after chaos, ordo ab chaos. They're putting order after chaos. Kaya sila din na nasa likod ng gulo ng mundo. Sila yun ang gatong dyan sa Ukraine. Kaya po nagalit si Putin-Tim. Kaya Lomonosov, nag-invade si Putin to protect his country. Kasi walang tigil po yung mga globalista sa panggugulo sa mundo. Ayon, tinuluyan sila ni Putin. Ngayon, gusto nilang rumis back through the ICC. Instrument po nila yung ICC para masabing legal yung kanilang mga aksyon. Hindi violente. Ganon katindi ang kanilang laro, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong nagpapaniwala dyan sa mga grupong yan. At dami silang galamay dito sa ating bansa. Anti-government po sila. Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ayaw nila ng existing government. Every existing government, the old order, gusto nilang palitan ng new world order. Hindi nila nire-respeto yung mga national laws. Ang gusto nilang
i-implement yung mga international laws. Kaya nga International Criminal Court. Gusto nilang isubordinate, gusto nilang sumunod sa kanila. Hindi na dapat yung mga national courts. Yung judicial system, lagi nilang kini-question yung judicial system ng bawat bansa. Iyon ang ginagawa nila dito sa ating bansa, mga kababayan. At ngayon, tinatarget nila yung Russia para masabi, mga kababayan, na powerful sila. Di ba? Pero hindi man sila uurungan, mga kababayan, ni Putin. Yes, sabi po ng Russia, and accordingly, any decisions anya of this kind are null and void for the Russian Federation from the point of view of the law. Labag sa kanilang batas ito eh. As if Putin now feared traveling to countries that recognize the ICC and might therefore try to arrest him, Peskov told reporters, I have nothing to add on this subject. That's all we want to say. Wala na niya kung may dadagdag sa statement na pinalabas ko. Yun lang niya. So sabi rito, earlier this week, Reuters reported that the court was expected to issue warrants. Di mag-issue kayo ng warrant of arrest. Tapos di-serve ninyo doon sa palasyo ni Putin. Tingnan natin kung hindi kayo doon matunaw. di mag-ano kayo, mag-serve kayo ng warrant of arrest. Gamitin ninyo yung NATO na mag-serve ng warrant of arrest. Tingnan natin kung ano mangyari sa mundo. So sabi rito, separately, the court issued a warrant for Maria Lvova Belova, Russia's commissioner for children's rights, on the same charges daw. ICC prosecutor Karim Khan, oh, yung parehas na prosecutor po na gustong kaladkarin yung ating dating Pangulong Digong, opened an investigation into possible war crimes, crimes against humanity and genocide in Ukraine a year ago. He highlighted during four trips to Ukraine that he was looking at alleged crimes against children in the targeting of civilian infrastructure. Kita ninyo? Yung mga dialogue nila, yung narrative nila. Uniform po, pari-parihas. O ngayon, yung dito sa atin po na pangingialam ng ICC, ito yung mga developments. Sabi rito, Philippine government seeks suspension of ICC drug war probe. The Philippine government has sought the reversal of the decision of the International Criminal Court to reopen an inquiry into the brutal anti-drug campaign by former President Rodrigo Duterte. The Office of the Solicitor General, in an appeals brief filed March 13, reiterated that the Hague-based tribunal has no jurisdiction, as the Philippine government has pulled out of the Hague-based tribunal in 2019. Ininaan niya tayo, sakop. Eh, huwag kayong nangingialam dito sa ating bansa. The ICC prosecutor was allowed to conduct an investigation into the situation in the Philippines for crimes committed in relation to the war on drugs. Yung nag-order nito, sila man lang po. O ngayon, may jurisdiction sila sa atin? Wala. Just like Russia, wala. Kasi hindi na tayo member. Yung Russia talagang hindi nag-member. Sabi rito, ICC Prosecutor Karim Khan asked to restart the inquiry, saying the Philippine government under Duterte's successor, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., had not provided evidence. It was carrying out thorough inquiries. Sino naman kayo? Bakit sakop ninyo kami rito? Boss ba namin kayo para mag-report kami kung anong ginagawa namin dito sa aming bansa? Mga elected officials ba namin kayo? O di ba? Leader ba namin kayo?
para magialam kayo sa aming teritoryo? Just like Russia. Sino kayo? Doon kayo sa dahig, di doon kayo mag-imbestiga? Ayung Amerika nga, na kaalyado ninyo, hindi man ninyo maimbestiga ng mga gawain nila ng pangingilam sa mga bansa. Di ba? Especially in the Middle East. Yung mga pangingialam sa gira, o bakit ganon? One-sided nga lang kasi kayo eh. Anyway, mga propaganda lang po naman ito nila, mga kababayan, para ma-float na sila po ay existing in this world. Ganon ang mga style nila. Parang yung mga dilawan dito po sa ating bansa, ang kalyado nila dito, yung mga dilawan, sige lang ang ingay. Wala mang support sa public. Anyway, wag na lang po natin pagpapansinin. Pag pumasok sila rito, ipatapo natin sa West Philippine Sea. What? Di ba? Hindi man sila authorized, ipatapo natin. Sila yung i-arrest natin rito for illegal entry. Illegal aliens sila rito, mga kababayan. Baka lang gusto ninyong itry ito, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainan po sa mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging naman po siya. Sa mukha naman yung application na twice a day. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo po itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.